Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jojo at nais kong ikwento ang aking karanasan sa dating tinirahan po namin na dating bahay ng lola ni Snooki Serna. Natatagpuan ang bahay na ito sa Project 4. Kung titingnan niyo po, napakalaking bahay nito at sa bakuran ay mayroong puno ng santol, buko at meron pang langka. Mula nang lumipat kami doon, mabigat na talaga ang dating ng bahay. Sa unang buwan namin, wala naman nangyaring kakaiba. Pero nagsimula ang mga kakaibang bagay nang magising ang mama ko at nakita na yung mga plato at baso namin ay nagkalat sa sahig. Galit na galit ang mama ko at agad na tinawag ang kasambahay namin. "Maring! Parinig ka rito!" Bulyaw ng mama ko. Agad naman pumunta ang nagtataka naming kasambahay. "Anong ibig sabihin nito?" Inis na muwesta ng mama ko sa mga nakakalat na plato at baso. "Po, ate, hindi ko alam. Kagabi naman nakaayos ang mga yan sa lalagyan." Nagulat na sabi ng kasambahay namin. "Oh, eh ano palang nangyari? Naglakad ang mga plato at baso at naglupasay dyan sa sahin ng kusa? Hala, ayusin mo yan. Siguraduhin mo na malinis at baka nadumihan yan." Utos na naiimbiyer ng namama ko. Nung sumunod na araw, ganun pa rin. Halos sa isang linggo, tatlo o apat na beses nangyayari yon, kaya nagduda na ang mama ko at tinanong niya yung tita ko na at that time ay nag-aaral sa college sa TIP Manila at doon sa amin nakikitira. "Hoy Joy, umamin ka nga? Ikaw ba nagtitrip at naglalagay ng mga plato at baso natin sa sahig kapag tulog na ang lahat?" Inis na naman si mama at si tita Joy naman ang napagbalingan. "Ha? Anong akala mo sa akin ate, gaga? Bakit naman ako magtitrip ng ganyan? Alam ko na medyo may pagka-wild ako, pero hindi naman ako loko-loka." Nakataas ang kilay ng tita ko na sumagot. Kaya nag-iimbestiga na ang mama ko at saktong-sakto naman nakalalabas lang ng tito ko galing ng training bilang PSG. Ang pangalan niya ay Pedro Macaraeg. Kaya malakas ang loob kong bangitin ang pangalan niya ay dahil kasi totoo lahat yun. Walang halong biro o pangluloko. Hindi pa nakontento, nagtanong ang mama ko sa mga kapitbahay namin sa paligid kung ano ang history ng bahay namin. Bago namin tinirahan yung bahay, yung daddy ko ang nagrenta sa kaibigan niya na siyang nakabili ng bahay na yon sa mismong lola ni Snooki Serna. Binigay lang sa amin ang sobrang murang upa. Halos ilibre na nga eh. Ang sabi naman ng mga kapitbahay namin, wala daw gustong tumira sa bahay kasi meron daw nagpapakitang white lady. Ang sabi naman ng mama ko, ganun ba? Pero sa loob-loob ng mama ko, natatawa siya kasi hindi siya niniwala sa mga multo. Kaya nagtanong-tanong pa siya sa ibang mga kapitbahay. Ganun pa din, ayun pa rin ang sinasabi ng mga kapitbahay namin. Ngayon, yung kasambahay namin na si Ate Maring, kinausap ang mama ko isang araw. "Ate, Diyos ko, baka pwedeng lumipat na lang po tayo ng ibang tirahan." Namumutla na sabi ni Ate Maring. "At bakit? Aba eh, mahirap na makahanap ng murang malilipatan. Naka-jackpot na nga kami dito, sobrang baba ng upa. Tapos aalis pa kami." "Eh ate, kasi may nakita akong tatlong babae na nakaitim. Silang lahat sa may lamesa natin. Nag-uusap-usap sila. Ate, nakakatakot yung itsura nila." "Oh, eh anong ginawa mo pagkatapos?" "Ayun, natakot ako kaya tumakbo ako papasok sa kwarto ko." "So ibig mong sabihin, hinayaan mo na lang na may taong hindi natin kilala na tumambay sa loob ng bahay natin? Eh paano kung nilooban na pala tayo? Ano ka ba naman, Mari? Hindi ka ba nag-iisip?" Naiinis na sabi ni Mama. "Ate, hindi po tao yung mga yun. Mamulto sila." Nanlalaki ang mata na sabi ni Ate Maring. "Nasisiraan ka na yata, Maring. Hindi totoo ang multo."
ang sagot naman ni Aling Marin. Totoo ate, multo talaga sila. Pero ang mama ko, sa totoo lang, parang naniniwala na. Kaya pinabless namin yung bahay, pero ganun pa din. Ngayon, wala kaming kaalam-alam na meron din palang nangyayari sa bakuran namin. Yung kapitbahay namin, may kamag-anak na bagong dating galing Amerika at dun muna tumira sa kanila. Isang araw, may nakita daw siyang napakagandang babae na nasa loob ng bakuran namin na nakaupo lang. Itong lalaki, na tawagin na lang natin sa pangalang Kirby, ay mukhang nagka-crush doon sa girl at kinausap niya ito sa may bakod. Hello miss, mukhang malalim yata ang iniisip mo ha. Pa-cute na sabi ni Corby, hanip ang pick-up line niya. Ngumiti lang naman yung babae at hindi nagsalita. Anong pangalan mo miss? Pwede makipagkilala? Nakangiti din na sabi ni Kirby sa misteryosang babae. Margaret, pamangkin ako na nakatira dito, si Tita Emily. Sagot ng babae. At lagi na nga bumibisita itong si Kirby sa bakuran namin para makita si Margaret. Emily ang pangalan ng mama ko at isang buwan na pala itong nangyayari. Isang araw, nagulat na lang kami nang pumunta si Kirby sa bahay namin at hinahanap si Margaret. May dala pang bouquet ng bulaklak. Mukhang may balak manligaw. Magandang hapon po. Sabi ni Kirby habang kumakatok sa pinto na pinagbuksan naman kaagad ng papa ko. Magandang hapon naman. Anong sadya natin? Nahihiwagaan na tanong ni papa habang nakatingin sa bulaklak na dala ni Kirby. Hello po tito. Ako po si Kirby. Nakatira po ako sa kabilang bahay. Gusto ko lang po sana mabisita si Margaret. Ha? Baka nagkakamali ka ng bahay. Walang Margaret dito. Sabi ni Papa kay Kirby. Hindi po. Dito po siya nakatira. Pamangkin daw po siya ni Tita Emily. Paliwanag ni Kirby na nakatigiti pa rin. Si Emily? Teka nga, matawag nga. Emily! Emily! May pamangkin ka ba nila Margaret na nakatira sa bahay natin na hindi ko alam? Ano ba pinagsasabi mo? Naiinis na naman na sagot ng mama ko na istorbo sa ginagawa niya. Nagulat din siya nung makita si Kirby at ang mga bulaklak na hawak nito. Ay, iho, nandiyan ka pala. Anong sadya natin? Hello po, Tita Emily. Gusto ko po sanang bisitahin si Margaret. Medyo naguguluhan na sabi ni Kirby. Margaret? Sino si Margaret? Napamaang na tanong ni Mama. Yung pamangkin niyo po? Tita, malinis po ang intensyon ko kay Margaret. Gusto ko lang po sana siyang ligawan kung okay lang. Iho, nakakatuwa ka naman. Pero walang Margaret na nakatira dito. Nawiwirdohan na sabi ni Mama. Meron po tita. Isang buwan ko na po siyang kausap niya sa bakuran niyo. Pagpupumilit ng binata. Iho, bakit ka ba namin tatago sa iyo yung Margaret na sinasabi mo kung meron talagang ganun dito? Mukhang okay ka naman. Saka balita ko galing ka daw sa isang magandang pamilya. Doktor ang papa mo at uniko iho ka. Kung may Margaret talaga akong pamangkin, ay naku, nanginginig pa. Agad-agad baka ipakasal ko agad sa iyo. Sabi ni mama na nangangatwiran. Kaya walang nagawa si Kirby kung hindi umuwi sa kanila na gulong-gulo. Heartbroken eh. Kami naman nagkatinginan sa laloob ng bahay. Kahit na mismong tito ko na PSG, nagulat nang biglang nagsalita ang kasambahay namin na si Ate Marin. Sabi ko sa inyo eh, totoo ang mga sinasabi ko. Hindi lang si Margaret ang nakatira dito. Marami sila. Ayaw tayong tumira dito. Pasigaw na sabi ni Ate Marin. Oo na, sige, tama ka na. O yung niluluto mo. Baka naman pag nasunog yan sa multo mo rin isisi. Sige na, bumalik ka na doon sa kusina. Bulyaw ng mama ko kay Ate Marin. Hanggang sa umabot na, nananakit na sila. Kasi tuwing gigising kami, ang dami naming pasa sa katawan.
Tapos yung tito ko, ganun din. Isang araw, naiiwan na tito ko sa bahay na mag-isa. Gabi na kaming nakauwi ng magulang ko at nakita na lang namin yung tito ko na natutulog sa garahe. Hoy Oscar, lasing ka ba? Bakit dito ka natutulog sa garahe? Ano ka, aso? Natatawa na sabi ng papa ko. Biglang napabalikwas ang tito ko sa pagkakahiga sa sahig ng garahe at nanlalaki ang mata na pinagbasda ng paligid. Ha? Bakit ako nandito? Binuhan niyo ba ako papunta dito? Tanong ng tito Oscar ko. Ulul, ano kami adik? Bakit naman namin yung gagawin? Sagot na sarkastiko ng papa ko. Eh, paano ako nakapunta dito? Eh, natutulog ako sa loob ng sasopa natin kanina. Natatakot na sabi ng pamacho effect na tito ko. Nagkatingin na naman ang mama, papa at tita ko. Ano ba yung nangyayari sa atin dito? Grabe na to! Hindi na maganda yung nangyayari, papa! Mag-desisyon na tayong umalis dito. Grabe na, sobra na ang perwisyo na ginagawa sa atin ng mga multong yan. Lahat ang gamit natin sa kusina. Kung hindi nasa lapag, minsan nasa basurahan. Ano ba yan? Sa hardin naman natin, meron namang white lady. Ano ba yan, papa? Alisa tayo dito. Nag-iisirikal na sabi ni mama na halatang takot na takot na. Sabi naman ng papa ko, o sige, next month alis na tayo dito. Bago kami umalis, yung tita ko ginabi sa pag-uwi dahil meron silang group study. Nung nasa pinto na siya ng bahay namin at sinusisiyan niya lang yung pinto, nakita daw niya yung babaeng sinasabing white lady. Kitang-kita niya na ilang di pa lang ang layo sa kanya. Kaya yung tita ko, nagsisigaw at tumakbo palabas papuntang kalye. Oh my God! No! No! I can't take this anymore! Sigaw ni Tita Joy habang tumatakbo papunta ng kalye. Kaya nagising kaming lahat at hinabol namin siya sa kalye. Joy! Joy! Huy! Mag-unisili ka nga! Ano ka ba? Bumalik ka nga dito! Namabaliw ka na ba? Nakakahiya ka! Huwag kang mag-iskandalo! Sabi ng mama ko na hingal na sa pagtakbo. Madaling araw na yon. Doon ito sa kalye na parang dulo na. Malalaki ang bahay doon sa lugar namin, kaya mga bahay-bahay doon ay magkakalayo. 5 months lang ang tinagal namin doon. Umalis na kami kaagad matapos ang insidenteng yon. Wakas. Ang Elevator Man. Si Juni nagkatrabaho sa isang ospital. Isa siyang elevator man na nagabindot ng mga buttons. Hindi na rin siya bago sa mga patay na napupunta sa ibaba para ilagay sa morgue. At lalong sanay na rin siya sa mga nagkikisakay na kaluluwa sa kanyang elevator. Umikot ang kanyang schedule at napunta siya sa graveyard shift. Sure, sabi ni June. Kalimitan kasi ng mga tao doon paggabi ay yung mga resident doctors at nurses at yung ibang visitors ng patients. Nang pumesto na siya sa elevator 2, yung malaking industrial size na elevator, nakailang balik na ito from the top floors down to the lobby at sa basement kung nasaan ang morgue. Nagbukas ang elevator sa lobby at may 5 pumasok na tao. Sabay tanong ni June na parang recorded message, "What floor?" Sabi nung isa sa 3rd floor, pero pinundot muna ni June yung basement. Nagtaka si ate na nakasakay kasi nasa 3rd floor nga siya. Pagdating sa basement, lumabas yung 4 na tao nagkukwentuhan. Nagtanong si ate kay June, "Kuya, bakit sa basement? Akala ko up tayo sa 3rd floor." Tinignan ni June si ate at sinabi, "Miss, yung 4 na sumakay na kasama mo, hindi na nasahid sa lupa yung mga paa, kaya hinatid ko muna sila dito sa baba."
Tsaka, hindi mo napansin na may red tag na sila sa paa. Meaning mga patay na yung mga yun. Saka na pinindot ni June yung third floor. Babysit. Nagsimula ito sa aking pamangkin na si Jasmine. Na makabili ng bahay ang aking pinsan at asawa niya, laking tuwa ng pamangkin ko kasi may sarili siyang kwarto. Playful si Jasmine at mahilig sa pusa. So one time, nag-ask ang pinsan ko na bantayan muna si Jasmine for the whole day at may lalakarin daw sila. I said sure. So ayun, nagpunta ako sa kanila, laro ng konti at kain dito. Normal lang na araw. At nung malapit namang hapon at malapit na rin makauwi ang pinsan ko, hinanap ko si Jasmine na nasa hagdanan at nakaupo, hawak yung manika niya. And she was making faces. Natatawa nga ako sa kanya, kaya nilapitan ko siya at tinanong ko, Jasmine, kailangan talaga mag-make face ka? Nakakauliw ka talagang tingnan. Sabay sabi ni Jasmine, Tita, ginagaya ko lang naman po si ate na nakasabit sa kisame eh. Nakabukas din kasi yung bibig niya na parang nasasakal. And she continued that face na parang nakabigti. Sa basement 2. Luma na ang condominium building na tinitirahan ko. At sabi sa akin, ay ang only thing na nagme-maintain dito ay yung elevator. Kasi bago na ang elevator dito at may glass window na para makikita mo yung nasa loob kung puno. Sabi din sa akin na mag-stairs na lang ako pag wee hours of the morning kasi pinapatay yung elevator na yon kapag madaling araw. Pero nagkaroon ako ng delay sa work one night at nasa 8th floor yung unit ko. Kaya nagmadali akong umuwi para lang magamit yung elevator. Pagdating ko, it was already 1:30 a.m. Akala ko patay na yung elevator. Pero bukas naman, kaya agad akong pumasok. Pinundot ko yung 8th floor sa elevator. Biglang sabi ng elevator, overloaded daw. Kaya bumukas yung pintuan ulit at lumabas ako. Paglabas ko, may 5 taong pumasok sa namukhang mag-anak. Sabi ko sa kanila na baka sira yung elevator. Sabi sa akin ng tatay, Neng, okay naman. Ano, hindi ka ba sasabay? Nagsara yung pintuan ng elevator at nakalagay sa itaas ay B2. Biglang lumabas si kuyang guard sa stair shop at sabi sa akin, Miss, huwag ka nang sasabay sa kanila. Pupunta sila sa B2. Tanong ko, may basement 2 pala ang building na to? Napatingin lang sa akin si Mano at tinuro niya ang elevator. Sabay bulong sa akin. Yan yung nasunog na pamilya doon, dito sa kondo, nung nagkasunog. Lahat sila nakita, trapped sa elevator. Lahat sila sunog at natikpuan ng bangkay nila sa B2. At pagtingin ko sa elevator, naroon sila sa window at niyaya nila akong sumabay. Bed. Minsan, hindi ako makatulog sa kwarto ko at lagi akong binibisita ng anak ko sa aking kwarto. Naulit na naman ang pangyayari the second time at around this time, nakatayo na naman yung anak ko sa may pintuan sa hallway. Kaya bumangon ako at kinarga siya pabalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pagod ako at nakatulog na maaga sa kwarto ko. Nagising na naman ako with my son standing again sa may pintuan ng aking kwarto. Kaya kinarga ko siya ulit papasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, habang nag-breakfast kami, naitanong ko sa anak ko, Toby, bakit lagi ka nasa may pintuan ni Daddy paggabi? Tinignan niya ako, sabay sabi na, Daddy, hindi ka ba makatulog na maayos sa gabi? Kasi lagi ko na lang nakikita yung babaeng nakalutang sa kama mo eh. Dinidilaan niya yung face mo. Hide. Isang gabi, yung anak ko eh, ginigising ako.
at sabi niya na hindi daw siya makatulog at sinasabi na may multo daw sa kanyang kwarto. Hindi ako maniniwala sa mga ganyan, kaya hinating ko na siya sa kwarto ulit at sinabi ko sa kanya na matulog na siya dahil may trabaho pa ako bukas. Ilang oras na nagdaan, naroon na naman siya sa kwarto ko at sinasabi sa akin na, "Daddy, may multo sa kwarto ko." Kaya hindi na ako nakapagpigil at hinatid ko siya sa kwarto niya at hiniga ko siya sa kama niya at sabi ko sa kanya na, "Nasaan ba yung multo?" Sabi ng anak ko, nasa ilalim ng kama. Kaya sinilip ko ang ilalim ng kama niya at nagtaka ako na ang bilis niya magtago sa ilalim ng kama. At sabi sa akin ng anak ko sa ilalim ng kama na, "Daddy, wala na ba yung bata sa kama ko? Gusto ko nang matulog kasi siya yung nakahiga eh." Nang tingnan ko yung bata sa ibabaw ng kama, natumba ako sa nakita ko. Isang batang walang mga mata ang nakahiga. Halika. Dumating na ako sa apartment ko. And as usual, ako lang naman ang naroon at dahil nga sa studio type, kita mo lahat ng gamit sa loob. Linagay ko ang mga gamit ko sa lamesa at naligo ng konti. After that, nag-ready na akong matulog. So before everything, sinigurado ko na lahat ng pinto at bintana ko ay sarado. Inayos ko din ang maliit na cabinet ko at kinuha ang mga damit na gagamitin ko para bukas. Pinatay ko na yung dalawang ilaw ko hanggang sa lampshade na lang ang natira. Nang pinatay ko na ang lampshade, nagkumot ako nang may biglang bumulong na lang sa aking tenga na, "Halika, tulog na tayo." Pero ako lang naman na nakatira doon. May dalawa kaming basement sa bahay. Dahil medyo malalim ang foundation na ginawa noon, tinayo ang house pero since nung bata pa ako, hindi ako pinabababa ng aking lola at mama sa second basement. Naalala ko noon na laging may maingay sa second basement pag nagbababa ako ng mga gamit sa unang basement namin kung nasaan ang laundry area at pantry. Dahil sa bata nga ako, ay bumaba ako sa second basement at bago pa ako makababa ng tuluyan, hinila ako ng mama ko at sabi niya sa akin, "Sabi ko sa'yo, diba? Huwag kang bababa dyan." So I never did. Pero ang hindi ko initatanong sa nanay ko, kung bakit may batang lalaki sa second basement na nakatali na walang mga kamay at paa. Nung bata pa lang ako, natatandaan kong payo ng aking lola na tumingin sa paa ng mga taong nakakausap ko kasi baka daw patay na ang nakakausap ko. At nadala ko ito hanggang pagtanda. Isang araw, lumakad ako kasama ng kaibigan ko at lumakad kami patungo sa isang maliit na bayan. Inabutan na kami ng gabi nung time na yon at tumambay muna kami sa isang maliit na rest stop. Habang kumakain ng sandwich, may lumapit sa amin ni isang matandang gusgusin at nagtanong kung nasaan ang simbahan. Kinausap ito kaagad ng kasama ko at nang napatingin ako sa paa ng matanda, bigla akong sumabat at sabi ko, "Lola, mga dayo din po kami, pero sabi po sa mapa eh malapit na daw yung daw po doon sa..." Sorry. "Lola, mga dayo din po kami, pero sabi po sa mapa, malapit na daw po, doon po ilang bahay na lang ang layo." Biglang gustong magpasama sa amin ng Lola at tinanggihan ko at sinabi na lang na pasensya dahil pagod na din kami. Maya-maya pa ay lumakad na ang babae. Sa awa ng matakaibigan ko ay sinabi nito sa akin na ang sama daw ng ugali ko at sinabi ko, "Tol, napatingin ako sa panya, hindi na ito nasahid sa lupa." Tama na. Inaayos ko ang mga damit ko nang pumasok ang mister ko. Napansin ko na may buhat-buhat siya, kaya tinignan ko na lang siya at pinakinggan. "O anak, ganyan ang t-shirt na nabili natin, oh.
bagay na bagay sa iyo? At nilagay ng mister ko ang damit sa ibabaw ng sala at biglang nagulat ako at may nagsalita. Nay, kailan ba ako papalayain ni Papa? 2 taon na nangyari ang aksidente. Nagulat ako dahil yung anak kong namatay ang nagsalita.